Hello beautiful people, welcome back to my channel. Beautiful people, kamusta na po kayo? Siguro beautiful people, tuwan-tuwa kayo sa mga kalokohan ko o naiinis kayo. Okay lang po yun, ganun lang naman ang buhay. Beautiful... Natatawa ako beautiful people. Kasi yung mga pinapanood ko pong mga video, bago ko po ipinapasok po sa YouTube, inuulit ko muna po sa cellphone ko panoorin. Diyos ko, tumatawa na po ako sa kalokohan ko. Sa aking kalokohan, ako rin ay natatawa. Kasi beautiful people, ako po yung mahirap patawanin ng tao. Totoo po yan. Pagka po nagpapatawa ang iba, hindi po ako natatawa. Ganyan po ako, hindi ko po alam. Mahirap po ako talagang patawanin. Ako yung taong hindi agad-agad napapatawa. Okay, beautiful people. Beautiful people, umpisahan ko, sana nasa mabuti kayong kalusugan at maganda ang inyong kalusugan, ang buong pamilya. Sana busog kayo, kumakain kayo at maganda ang tulog nyo at maganda rin po ang inyong gising, beautiful people. Bumili po ako kanina, galing po ako sa ano doon bago magsara. Bumili po ako ng mga sobre. Nahandoon po yung sobre ko. Kasi wala pong mga ano rito sa aking... Ano, puro po bato. Nandito sa aking lamesa, beautiful people. Sige na, beautiful people. Hindi ko na ano... I-shout out ko lang po ha. Babasahin ko lang po yung mga nagpa-shout out. Kasi beautiful people, alam nyo naman... Pag nagpapa-shoutout, hindi ko po kagad ngayon nagpa-shoutout. Hindi ko po agad yan nababasa. At saka, hindi ko po agad yan isa-shoutout ko na kagad mamaya. Hindi po. Kaya ito po, mga nagpa-shoutout, babasahin ko lang po, beautiful people, ha? Okay? Si... Joseton Bilunya, si Jenalyn Sigua, si Den Carlos, si Arnel Gumaga, si Rokaya Susa, Terry Arayon, James Lasso, Rowena Taborda, ako si Son Saiz Baurel, si Jad Jason Marmita, si Christopher Cuanco, Pobib Camacho, Alvin Atindido, Ferlin Indian, si John T. Flamingo, Norbert Sylvester, Benedict Cortiza, Sain Malik, Mark Santos, Atan Dion, Noel Tolusa, Marlon De La Cruz, Edwin Palungpong, si Galban Etan, Alex Lumakad, Nato Ibo, Roldan Victoria, si Macdo Realista, Dulces Atabay, Poli Arangka, Adonis Abrel Coronado, Josilono Natora, si Ebe Eban, Chad Adonuevo, Edwin Ibuabe, Alisa Little John, Tony Mahusay, si John Kagatin, Jonathan Bersabal, si Jimber Rosas Odarojas, Epeginia Tas Chihara, si TRP JR, Wing Caramales, si Tommy Makaraig, Dindo Makatangay, Analisa Naldo, si Michael Ganob, Ronaldo Di Guzman, si Ria Gabayno. Kalimutan ko yung aking
radyo. Kaya pala, lalong lumakas yung aking boses. Alam nyo, but for people, maalakas talaga ang boses ko. Ewan ko. Kaya pasensya na po kayo. Beautiful people, kasi po, mayroon pong nagtanong kung tungkol po doon sa asin. Yung asin po, na ilalagay po sa, ano, sa tubig, ganito po, yon. Kumuha po kayo ng baso na malinis. O kaya po, ganito po kaliit. Yung asin, lagyan nyo lang po. Ilagay nyo lang po sa sulok. Sa mga madidilim yung bahay, kung saan doon, pwede nyo to ilagay sa mga kabinet, kung saan yung madilim, sa toilet, sa sala, sa kusina, kasi ang mga elemento, beautiful people, ang mga masasamang elemento, ay nandyan po yan sa mga toilet, o kaya po sa bintana, o kaya po sa mga kusina. Ganyan po ang mga masasamang elemento. Pero ingatan nyo po na huwag matabig, kasi po malas po kapag natabig at ang asin ay napunta sa lupa. Huwag po kayong magsasaboy ng asin. Masama po yun, kayo po ang mamalasin. Huwag nyo pong isaboy-saboy lang ganyan, diyan, ganyan, di po. Ganito po, kung mayroon po kayong ganitong maliit na baso, pang shot lang, kasi pang ano ko to sa tequila eh. Dati kasi, beautiful people, pag kami mga magbabarkada, pagka mayroong birthday, o kaya tapos ng trabaho namin, pagka kinabukasan pre kami, mamayang gabi, magkita-kita na kami, magpupunta kami, magiinom kami, ganito. May mga baso kaming, ano, ganito po, pantikila kasi ito. Tapos tapon, boom, meat, lemon. Ganyan, beautiful people. Alam nyo naman dito, beautiful people, sa Europe, malamig. Kaya ang mga tao dito umiinom ng isang shot. Cognac, tequila, whiskey, kahit anong klase. Pag ako po ay umuwi ng Pilipinas, beautiful people, ang maleta ko po, black label, red label, green label, blue label, lahat ng label dinadala ko po. Pero alam nyo kung sino magiinom, kami-kami ng mga pamangking ko, mga kapatid ko. Minsan kasi yung kapatid kong lalaki, may best friend siya, pag dumarating yon, pupunta talaga. Nako, nandiyan na naman si Nene, mayroon na namang imported akong maiinom, ganyan. Pero sa bahay lang po kami nagiinuman, ganyan, sa bahay. Ganyan lang po. Tapos yung kapatid ko namang panganay namin, pag nabalitaan niya ako'y umuwi na sa Bulacan, pupunta po yun sa Manila. Galing po siya sa Mindanao. Tapos isasama niya po yung mga anak niya. Siyempre po, pag sinama niya mga anak niya, sino mamamasahe? Siyempre ako po. Ganun po yung mga kapatid kong yun. Sasabihin niya, ni, wala kaming pamasahe, hindi kami makarating dyan. Siyempre, papadalhan mo, di ba? Para makapunta. Kasi minsan lang kasi magkikita-kita magkakapatid, beautiful people, lalo na yung mga pamangkin ko sa Mindanao. Minsan naman, ako naman ang pupunta sa Mindanao. Ganyan, puntahan ko sila. Ganyan po, beautiful people. Ganito lang, maliit lang. Tapos po, ito yung malinis na tubig, beautiful people. Lalagyan nyo po siya ng asin. Ganyan. Lagyan nyo siya ng asin. Bago nyo po ilalagay, magwi-wish po kayo. Sabihin nyo po, alisin lahat ng malas sa aming katawan, sa aming mga bahay, at dadapo sa amin ang swerte at alisin ang aming mga sakit sa aming mga katawan, ang buong naming pamilya, maging masaya lang kami, magandang kasaganahan ang darating sa aming buhay, ganyan, beautiful people. Hindi yung basta-basta lang ilalagay nyo, hindi po, nagsasalita po kayo sa tubig, kasi po ang tubig po ay mahiwaga po yan. At saka ang asin din po ay mahiwaga po din yung asin na yan. Kasi parang mga wishes din yung mga asin at saka tubig, beautiful people. Tapos po, siyempre, unahin nyo po ang kalusugan. Aanuhin nyo po ang pera. Kung ang kalusugan nyo naman ay, ano na, wala na. Malapit nang magiging game over. Di, siyempre, unahin po una talaga po ay ang kalusugan. Okay, beautiful people? Ganyan po. Bigyan kami ng magandang kalusugan.
Pangalawa, mag-wish kayo magkaroon ako ng trabaho o magkaroon ako ng bigla ang pera o kung ano-ano beautiful people, kung anong wish nyo lang tapos ganyan po. O kaya kung gusto nyo, tatama ako sa loto, ganyan po. Magkapera ako ng malaki, makabili ako ng bahay at lupa. Ano-ano pong i-wish nyo, sa inyo na po yun. Ganyan po. Ngayon po ito, ilagay nyo po sa altar kung saan nyo po gusto na huwag pong matatabig ng mga anak ninyo at mga aso o kaya pusa. Siyempre, ingatan nyo rin, beautiful people. Kasi ito ay po yung mahiwagang tubig at mahiwaga pong asin. Kapag po ay natuyo na po yung yung tubig, lagyan nyo rin po ulit. Kahit ilang beses nyo po, pag alam yung marumi na yung tubig, nakita nyo, marumi na yung tubig, itapon nyo po sa toilet para ma-flush po siya. O kaya sa iniduro, sa lababo, itapon nyo rin po. Ganyan po. Tapos po, gagawa ulit po kayo. Laging malinis po ang baso at malinis po ang tubig at saka yung asin po. Tapos, yun po, ako kasi, beautiful people, ang aking, ito po yung aking asin, napaka, ito po ang aking asin. Parang ginawa ko na rin po siyang pan-display kasi ang ganda po pagka may ganito po kayo. Maswerte po kasi ito. Hindi po kayo mauubusan ng pera, ng pagkain, at saka maganda rin po ito sa, halimbawa, may mga negative sa bahay, at saka yung may tao na pupunta sa inyo na punong-puno siya ng negative, ito po ang magpapaalis sa kanila ng negative, beautiful people. Kasi yung taong pumasok sa inyo, puno siya ng negative. Maiiwan yung kanyang negative sa bahay. Tapos, yun nga po, ito po ay pangontra sa mga negatibong tao, beautiful people. Kahit saan nyo po siya ilagay, sa sala, sa inyong kwarto, Port Sima. Nakalimutan ko po kasi yung mga basta diyan po, kahit saan po, sa kusina, kahit saan po siya pwedeng ilagay. Ganyan po. Pero po, yung mga ganito, ilagay nyo lang po sa mga sulok-sulok ng inyong bahay. Halimbawa, sa kusina, kung saan yung may dilim. Kasi alam nyo, beautiful people, ang madilim na bahay, dyan po ay naninirahan ang mga masasamang elemento. Lapitin po kayo. Kaya, minsan ang bahay nyo, laging away, laging malas, laging, yung masakit ang ulo nyo, nagkakasakit po kayo. Kasi alam nyo po, ang masamang elemento, nagbibigay po yan ng sakit sa tao. Ganyan po yan, ang mga masasamang elemento. Kasi ang gusto po kasi ng mga masasamang elemento, matalo kayo, mamatay kayo, madeadball kayo, madedo kayo, maging game over kayo. Ganyan po ang mga masasamang elemento. Kasi ang gusto nila, sila ang manirahan sa inyong tirahan. Ganun po yun. Kaya lagi po kayo may asin sa inyong bahay. Huwag po maubusan. Kasi ang asin ko po ay hindi po yan siya natutunaw. Iba po kasi ang asin natin dyan sa Pilipinas. Pag mainit, nagbabasa po siya. Pagka kinuha mo lang yung asin, nilalagay kasi ang asin natin. Ang asin kasi po natin sa Pilipinas nakalagay sa plastic. Huwag po sa plastic. Sa mga, kung may mga po kayo, may mga kristal kayo, o kaya yung mabasagin na garapon, doon po nyo ilalagay. Yung pong walang mga drawing-drawing, wala pong mga nakasulat, huwag po ganoon. Basta yung plain lang po siyang ako nilagyan kong ganito, beautiful people, kasi alam nyo, ang pula, pampaswerte din yan, beautiful people. Para alisin ng ng negative ng asin ang ating mga sakit, ang ating mga nangyari sa buhay natin itong 2020, para pagpasok po sa 2021 puro tayo positive, lahat tayo healthy, beautiful people. Ganun. Halimbawa, beautiful people, masakit ang ulo nyo po, halimbawa masakit po ang ulo nyo, kumuha lang po kayo ng isang butil ng asin. Kumuha po kayo ng isang butil na asin. Ilagay nyo lang po sa inyong bibig. Ganyan.
Tunawin nyo lang po siya, parang candy ganyan. Pag may kausap po kayo, o sa kayong may tatapik sa inyo, tatapikin nyo rin po siya. Kasi alam nyo po, beautiful people, ang mga tao nagtatapik-tapik, binibigyan kayo ng sakit niya. Yung sakit niya, at saka yung negative niya, ipinasa sa inyo. Kaya ganun, beautiful people. Humanda po kayo palagi. Kahit sino pa yan, kamag-anak pa yan, kung sino yung tumapik sa iyo, tapikin nyo rin yung pabalik. Ganun lang po, beautiful people. Kasi, siyempre, iwas sakit tayo, iwas negative. Tignan mo yung asin, ang alat. Inom lang ako tubig. Ang asin, kasi maalat, beautiful people. Tignan yung aking, ano, nandyan sa ilalim yung, ano, yung aking mutya ng tubig. Sandali lang. Ang alat eh. Sarap ng tubig. Ito po yung sinabi ko sa inyo. Yung tubig po, lagyan nyo po ng asin. Ilagay nyo po sa bintana. O kaya, ito po, ilagay nyo sa bintana, sa toilet nyo, sa mga sulok-sulok nyo po, ng inyong kwarto, sa ilalim po ng inyong kama, sa ilalim ng papag o katre. Kailangan po may asin po dun sa ilalim. Kasi alam nyo, beautiful people, ang mga elemento, yung mga masasama, nagtatago po yan sa mga madidilim. Doon po yan naninirahan. Kaya po ang mag-asawa ay nag-aaway kasi po yung tinutulugan nyo pong ano, kama o yung papag o katre, may nagsusul-sul sa isip nyo po yan. Kaya lagyan nyo po ng, ano, ng asin. Okay? Kasi akin, beautiful people, ang aking asin sa toilet, malaki po siyang bowl. Yung malaking pong ganyang bowl, nakalagay po doon. Para siyang pan-display. Tapos nilagyan ko po siya ng dahon ng laurel. Ganyan, beautiful people. Tapos, pwede po niyong lagyan ng isang coins. Kahit silver, halimbawa, may piso kayo dyan, si Jose Rizal. Dito kasi puro euro eh. Dito gold, silver, naghalo po. Ngayon, lagyan nyo lang po siya ng isang coins. Pan-display nyo lang po. Pag mayroong dumating sa inyong bisita, ay, ang ganda naman noon. Wow. Kumbaga, beautiful people, nag-a-attract po siya ng negatibo. Out po yon. Pero, positibo, beautiful people, nandito. Welcome po ang mga, ano, yung mga swerte. Pag po meron kayong ganito, beautiful people. Okay? Iyon lang naman, beautiful people. Kasi ngayon, alisin natin ang mga negatibo. Alisin natin ang mga sakit sa ating mga katawan. Kaya po tayo nagkakasakit, beautiful people. Akala natin, ano na yan, yung pala may mga nakatirang mga elemento, mga masasamang elemento dyan sa ating bahay, beautiful people. Kaya, yung chinelas ko. Kaya, nagkakasakit po tayo kasi ang elemento, beautiful people, ang mga sasamang elemento, kinukuha po nila ang ating espiritu, ang ating katawan, maaring mabulok sa lupa o ano po. Ganyan po ang mga masasamang elemento. Kasi ang masasamang elemento, pagka kinuha niya ang buhay ng mga tao, lumalakas po yan sila. Kaya natatalo po kayo, lalo't may sakit kayo, lalo kayo na nagkakasakit, lalong wala na, malapit na kayong, kumbaga, malulubat na ang katawan nyo. Kaya, lagi po tayo maglagay ng asin, kahit sa ang sulok lang po, at saka, maglagay po kayo ng asin sa inyong bibig, ganyan. Halimbawa po, yung tao na yon mayroong balis, masama ang tingin niya sa iyo, maglagay lang po kayo ng asin sa inyong bibig, ganyan. Pag nagsasalita kayo, ganyan. Alam nyo po, may panguntra na po kayo. Kahit po hindi nyo po kailangan mga agimat na yan o mutya na yan, beautiful people. Basta may asin lang po kayo sa bahay. Kung hindi nyo po tinatanong sa akin, pagka tuwing Biyernes po, bumibili talaga ako ng asin. Kilo-kilo. O kaya, kasi dito po, ay walang kilo-kilo, kundi yung mga pakong-pakong, yung nakalagay sa karton. Kasi mga magaganda ang asin kasi dito, beautiful people. Yung matigas ba sila na hindi sila agad na
tutunaw. Maaring dumumi lang ang mga asin ko, pero tinatapon ko rin siya. Halimbawa, ito, dumihan. Itatapon ko yan, beautiful people, doon sa ilog. Dadahin ko yan, ilagay ko sa plastic, tapos iano ko siya mahigpit na pagkapali. Paanod ko siya sa ilog, beautiful people. Kasi, kumbaga yung mga malas at mga negative sa aking bahay, sinipsip na po niya. Ngayon, tapon ko po, idaloy niya po yung mga masasamang negatibo sa aking bahay na itapon. Tapos panibago na naman po ako ng asin. Bibili ulit po ako ng asin pagka tuwing Biyernes, beautiful people, ganyan. Kasi, at saka hindi ko dapat tayo nawawalan ng asin sa ating kusina. Kasi beautiful people, karamihan po kasi dyan sa Pilipinas, kaya lalong naghihirap. Kasi po, ang lagayan po ng asin, tilok na tilok po, yung talagang simot na simot po yung kanilang lagayan na asin, walang wala, kahit asin wala. Hindi po dapat ganyan, kaya lalo kayong naghihirap, beautiful people. Hindi po ganun. Kailangan po, pag alam nyo pong kunti na lang yung asin, bili ulit ka ng asin, punuin nyo ulit siya, lagi siyang puno, ganun, para ang swerte po ay umaapaw po na papasok sa buhay nyo, sa bahay nyo, ganun po, beautiful people. Ako, halimbawa po, yung bigas din, yung sinasabi ko po sa inyo, yung bigas. Huwag nyo pong hintayin na simhot ang inyong tilok na tilok ang inyong lagayan ng bigas. Pag alam nyo po na wala na pong bigas, bili ulit po kayo, lagyan nyo ulit, punuin nyo po ulit yung lagayan nyo ng bigas. Hindi nyo po hintayin na maubos yung bigas nyo, yung lagayan ng inyong bigas. Hindi po ganoon, beautiful people. Kaya lalo kayong wala't wala. Kasi ganyan sa atin sa Pilipinas, alam ko pong maraming naghihirap, maraming ano, kasi po, kaya po kayo naghihirap, beautiful people. Mga hindi naman dapat bilhin, binibili nyo po. Ang unahin nyo po lagi ang pagkain, lalo na ngayon, beautiful people, taggutom. Kung may pera po kayo, unahin nyo po ang pagkain. Mga kailangan sa bahay, halimbawa po asukal, kape, asin, kung paminta, lahat po ng gamit sa kusina, punuin nyo po inyong kabinet. Ganyan po kasi ako pag bagong sweldo ako, beautiful people. Binayaran ko na lahat ang aking mga resibo, yung upa ng bahay, kuryente, telepon, at saka yung aking internet, yung aking yung heater ba, pati yung aking buwan na ano, yung sa train. Kasi dito, beautiful people, hindi ka guys sa atin sa Pilipinas, yung bibili ka ng ticket sa train, pipila ka na parang sawa, yung parang anakunda na napakarami, haba-haba hanggang ano, Bulacan hanggang ano, Baclaran, ang pila. Hindi po ganun dito. Dito po ay automatic. Halimbawa po, isulat mo lang yung pangalan, address mo, ganyan po, beautiful people. Ngayon, aasikasuhin na po yan nila ng ano dito, gobyerno. Papadalhan kila ng card na meron kang ano yung ano ba tawag niyan, yung kumbaga may ID ka na ikaw ay nagbabayad ng buwan-buwan o taon-taon ng ano yung ticket sa train o ticket sa bus. Lahat po kasi dito yung sinasakyan, iisa lang po ang ticket. Sumakay ka naman kahit saan ka pa pumunta, sakay ka lang ng sakay kasi mayroon kang binabayaran buwan-buwan o kaya every year na card. Isa atin kasi po, iba eh, pasak mong ganyan. Kaya, ang hirap, ang traffic, naabutan na ng ulan, naabutan na po ng baha. Hindi po dapat ganoon. Kung ibahin po yung ano ng ganyan, alam nyo po, maginhawa po, wala pong traffic, wala po yung nalilate sa pagpasok, kasi po, yung pila-pila. Dito po, nakita niyo po ako, pag ako'y sumasakay ng train, pasok lang. Maghintay ka lang, paglalabas yung mga tao sa train, pasok ka ng ganun. Kailangan kasi, beautiful people, huwag kang nakagitna sa harap ng pintuan ng train o kaya ng bus. Kailangan, alam mo yung pintuan na to, dito ka lang sa gilid. Kasi yung mga tao sa loob ng train, lalabas po yan. Mayroon silang daanan, hindi yung magkabubong-bunggubuan. Yan po ang pagkakaiba po ng Pilipinas at saka ng Austria. Lahat na po naman ng Europe, ganoon po yung mga train na yan. Ang mga tao nasa gilid, tapos yung nasa loob ng train, nasa ano, sa gitna sila dumaan, mayroon daanan. Hindi yung bunggu-bungguan, nag-aagawan na kagad ang ano. Hindi po, hindi nyo po ako nakikita. Ano lang po yung pagsakay ko? Walang, ano, mayroon flats,
may upuan, walang upuan, ganun, beautiful people. Kaya, minsan, mga tao, yung iba, ayaw nang umuwi ng Pilipinas dahil sobra traffic, tapos mainit, tapos ano-ano talaga, beautiful people, di ba? Tapos yung sa ticket, sa train, matraffic, ano, parang, nakakaano ba, nakakasakit sa ulo yung nakaka-stress, nakaka, ano ba yon, yung depression. Nakaka-depression yung mga ganyan niya. Stress na stress ka. Umalis ka ng bahay, may away pa kayo ng asawa mo, mga pamilya mo. Tapos pagdating mo doon, pipila ka pa rin na inabot ka na ng ulan at ng baha. Hindi po dapat. Kailangan po, bumili po kayo. Kung meron naman ngayon yan sa Pilipinas, beautiful people, yung bibili ka ng card na pang isang taon, pang isang buwan. Sakay lang kayo ng sakay, hindi na yung pila-pila. Ganun, beautiful people. Alam ko naman yung galing sa probinsya. Siyempre, bibili sila ng ticket, pipila talaga. Grabe, beautiful people. Umaabot ng isang buwan, pasakay lang papuntang ano, probinsya. Dapat, Diyos ko, sige, okay, naiintindihan ko, Pilipinas kasi, beautiful people, maraming mga probinsya, maraming mga walang sasakyan, walang papunta doon, sasakay ka ng bangka, barko, eroplano, kung ano-ano, bus, kung ano man dyan. Talagang napakahirap. Kasi, beautiful people, ang mga nag-a-abroad, beautiful people, may time lang po yan siya ng isang buwan. Tapos babalik po ulit yang yung magtatrabaho ulit yan sa ibang bansa. Yung iba naman po ay mga citizen na may bakasyon lang po sila. Halimbawa, mga 14 days lang, mga 2 weeks lang o kaya 1 week lang. Paano pa sila? Wala na. Na-delete na yung kanilang mga sasakyan, yung kanilang ano, yung pagta-travel nila, wala na. Kasi nakapila, nakaano, hindi nakapunta doon sa pupuntahan nila. Diba? Napaka-grabe. Marami pong mga kaibigan ko, ganyan po ang nangyari. Nawalan po sila ng trabaho pagbalik nila dito sa, ano, dahil po tinanggal po sila sa kanilang amo. Dahil hindi na po sila nakabalik sa tamang ano nila, yung bakasyon nila, napalitan na po ng iba. Ganyan po dapat. Yung ewan ko, beautiful people, basta yun lang ba? Kaya ako, pag ako'y nagbakasyon, sinabi ko sa amo ko, oh, magbabakasyon ako ng ganito. Inaano ko na, sinasabi ko na ng isang taon. Kasi, hindi kanila bibigyan ng buwan na ganyan bakasyon, hindi po. Eh, hindi pa ako po ako pensyonada. Kaya yung mga kaibigan ko, mga pension na kasi sila, kahit 6 months sila dyan sa Pilipinas, okay lang. Eh ako, ang bakasyon ko kasi, beautiful people, every 2 weeks lang, 3 weeks ang pinakamatagal. Kaya pag ako nagbakasyon, yung 4 na araw ko, biyahe ko palang papunta dyan sa Pilipinas yun, beautiful people, tapos pabalik din. Di, wala na rin yung aking bakasyon, di ba? Ilang araw lang ako dyan sa Pilipinas, 3 araw, di ba? Kaya yun din, beautiful people. Ito lang tong napag-usapan lang po talaga natin tungkol lang dito sa ASEAN. Okay, at saka yung mga nagpa-shoutout lang po yun. Sana nasa mabuti kayong kalusugan at maganda ang buhay nyo dyan. Matanggal ang inyong stress. Saka huwag kayong magpa-stress. Ako, hindi ako nagpa-stress. Bahala kayo dyan. Ano lang ako, kakain, matulog, puro kabuang, kalukuhan. Ano-ano? Ayun ko ba ito? Beautiful people, kahit ano na lang nasabi ko. At saka, beautiful people, pinapakanta niyo ko, hindi ko pa yung nakakalimutan, ha? Hindi ako marunong kumanta. Tapos, natatawa ako, beautiful people. Yung mga kanta ko, tarantaduhan lang po yun. At saka huwag yung kalimutan yung pag nagpa-test kayo, ha? Alam yun naman, di ba? Yung ilong mo ganyan, tapos yung isa mong kamay, tapos pagbabalik talaga. Beautiful people, ako'y tawa ng tawa doon. Sira ulo talaga ako, beautiful people, ano. Kaya yung napapanood ko yung sarili kong video sa aking cellphone, beautiful people, sabi ko, bago ko to ipasok sa YouTube, ano ba itong nasabi ko? Natatawa talaga ako, beautiful people. Kaya pasensya na po talaga kayo sa akin. Puro lang ako kalokohan.
At sana, beautiful people, huwag po kayong magsawa sa channel ko, ha? I-like at i-share nyo lang po ang aking mga kalokohan, kagaguan. Dapat, beautiful people, yung masaya lang ba tayo? Hindi yung, ah, wala akong bigas, wala akong ganyan, beautiful people. Kailangan, ang inyong lagayan ng bigas, huwag po nakataob. Nakataob. Kasi, beautiful people, alam nyo, halimbawa ito, ha, takalan. Tapos, itong takalan nyo, beautiful people, no, ng inyong bigasan, tinataob ng ganyan, hindi po. Kapag po kayo ay may lagayan ng inyong bigas, kailangan po siya po ay nakatihaya. Kasi po, kapag po nakatihaya, siya po ay nagwi-welcome pa rin siya ng grasya. Coming pa rin siya ng coming, ganyan po. Pero pag nakataob, zero, null, no go. Hindi po ganoon. Okay, beautiful people, kailangan po ang inyong gatangan sa inyong lagayan ng bigas, lagi pong nakatihaya, tapos may kunting bigas. At saka, hindi po kayo magsasaing ng laging kulang. Kailangan po, sobra-sobra, umaapaw po, ganyan po. Halimbawa, yung bang sinabi ko po sa inyo na mag-ano po kayo, magsaing kayo, sabihin, oh, ilan tayong tao? Sige, magsaing ka ng dalawa. Diyos ko, hindi mo alam, mamaya magutom ka, kulang na kulang, kahit dukot, kinakain. Alam nyo, beautiful people, dito sa Europe, masama po kumain ng dukot. Yung bang sunog na kanin, yun po ay nakakakanser ng dede at saka nagkakasakit ang lalaki ng prostata. Ganon po dito. Bawal po sa, at saka yung mga yung pong nag-ihaw-ihaw po, yung mga inihaw na sunog-sunog, masama din po sa Europe yun. Nakakakanser din po yun sa prostata ng lalaki at saka sa breast cancer po ang mga kumakain po ng mga sunog na na inihaw. Kailangan po, kiskisin nyo po yung sunog na inihaw na yun. Yun po ang kainin nyo. Wag po yung At saka yung beautiful people, yung dukot na kanin, masama din po yun. Nakakakanser din pala sa dede pala yung mga dukot ng kanin. Masama din pala yun, beautiful people. Dito po sa Europe, ha, yun lang naman po. Okay? God bless, beautiful people. Stay healthy. Smile lagi, okay? Stay at home. God bless, beautiful people. Sana lagi tayong siswertehin at maligaya lang. Walang away. Ganun lang po ang aking tip sa inyo, beautiful people. Okay? Yun lang po. At hindi ko po masasabi ang Merry Christmas kasi hindi pa po Christmas. Dito hindi po sinasabi ang Christmas, Christmas. Kasi hindi po sila nag-a-advance ng Christmas. Kailangan po, pag nagsabi kang Merry Christmas, sa 24 o kaya 25 po. Okay, beautiful people? Bye-bye!